Hi Kalokas, welcome and welcome back to my channel. And for today's video, very sensitive ang pag-uusapan natin today. And kung gusto niyong malaman, just keep on watching. Well, as you can see from the title, isashare ko sa inyo kung ano ba yung naging contraceptive ko na ginamit for the very long time. Nag-IUD ako. Kung hindi nyo pa alam, intrauterine device ang ibig sabihin ng IUD. And ang sabi, mostly kapag i-insert daw yung IUD sa ating mga uterus, sa ating mga babae, eh dapat meron tayong menstruation or we're on our period. Like 7 days yung period natin. During that 7 days, kailangan daw makapagpalagay ka na ng IUD. Kasi mostly yung cervix natin ay mas softer and open. So, parang ganoon. Mas preferred nila na meron kang menstruation. So, ganito nga yung nangyari. I-share ko lang naman sa inyo, no? Wala naman ako masyadong knowledge about this. Pero, yung experience, yes, pwede ako mag-share dahil napakatagal kong nag-IUD. So, nung kakapanganak ko lang, nung 2005, after a month of giving birth, nung nagkaroon na ako ng menstruation, nagpalagay na ako ng IUD. Actually, pinag-uusapan talaga namin mag-asawa kasi before ka magpalagay niyan, may mga seminar pa and then ine-explain sa'yo kung paano ba to at bakit ganito. So, ang sabi kasi, ang pinakang safest and natural way ng birth control ay ang IUD. So, yes, nakatry na rin po ako ng depo, yung tinuturok dito, yung injection yon, and after 3 months ka pa bago magkaroon ng menstruation. Well, iba-iba ng case, minsan nagkakaroon ng menstruation while meron kang turok na depo. Nakakataba yun for me. For me, ha, hindi ko sinabing nakakataba sa ating lahat. So, nakakataba siya, and ayoko nung ganong way. Tapos, yung second is the pills. Siyempre, marami sa atin nagtitake ng pills. Pero sa kagaya kong makakalimutin, my God, delikadong delikado. So, maganda naman yung maraming magagandang klase ng pills. Para siyang Myra E. Para siyang nagbibigay ng glow and nakakaganda, nakaka-blooming. Pero makakalimutin ako eh. Usually kasi pag pills, pag nakalimutan mo siya or nasira yung cycle, mabilis mabuntis. So, nag-try ako nitong IUD for my second child. Ayan. So, naka-IUD ako for 9 years. Habang nakapila kami sa hospital, sabi ko doon sa asawa ko, Dad, ikaw na lang kaya magpa-vasectomy. Medyo kinakabahan kasi ako. Kinakabahan ako kung ano ba yung feeling, masakit ba, sobrang sakit pa, or baka mag-bleed ako doon. Bakasing sakit nung nanganak ako, ganun. Eh, ayaw din niya. So, ako na talaga yung nagpalagay. And surprisingly, hindi naman siya masakit. Medyo nakakagulat lang kasi yung merong i-insert sa yung bakal na sobrang lamig and medyo pa-round yung, hindi naman siya matalas, pa-round siya. And bubuka siyang ganun, no? Pag in-insert sa'yo, bubuka siyang ganun para maipasok dun sa loob yung device na parang letter T. So, medyo nakakagulat lang yon. And habang nilalagay yung letter T sa uterus natin, hindi naman siya masakit pero mararamdaman mo siya sa puson mo na parang may kumakalikot, ganun. Sa ganun, naiintindihan nyo naman ako, lalo na yung mga nagpalagay ng IUD, ganyan. Alam kong naiintindihan nyo ako. So, hindi masakit. Walang kasakit-sakit. Medyo uncomfortable lang. So, on my first 2 week, uncomfortable talaga yung feeling. Alam mo kasing may nakalagay. And especially kapag iihi ka. So, comment down below kung kaparehas nyo ba ng experience ko na kapag umiihi kayo, medyo lumalabas yung buntot. Ganito kasi itsura niya. Yan, meron siyang mahabang buntot na ganyan. And yung buntot, kapag umiihi, lumalabas ng konti, girl. So, ang gagawin ko, ipapasok ko siya sa loob para bumalik sa dati, maging in place. And ang sabi ng doctor, every month ako magpa-check up kung okay pa rin ba, naka-safe pa din ba yung ano, yung pagkakaayos doon, ganyan. So sabi ko, wala pang 1 month magpapa-check up agad ako. So, ayun, okay naman siya, binabalik ko lang sa dati. And syempre, kapag nagko-contact kayo ng partner mo, mararamdaman niya yon kasi meron nga siyang buntot. Parang siyang cellophane or parang medyo matigas yung pagkakabuntot. Tapos, nababangga kasi yon while you're having your ano, alam mo na. Tapos, ano ba yung mga side effect niya? Sabi nung iba, umiinit daw yung ulo, nagiging mainitin, nagka-cramps, or parang irregular yung menstruation.
Parang ganun. So, sa akin naman, sobrang regular ng menstruation ko. Kahit hindi pa ako nagpapalagay ng IUD, regular yung menstruation ko. And nung naka-IUD ako, regular pa din. Walang nagbago doon. Sabi, umiinit daw yung ulo or mainitin yung ulo. Hindi ako makakapagsabi niyan. Ang makakapagsabi niyan yung mga taong nasa paligid ko or yung nakakasama ko palagi. Pero parang hindi naman. Kasi tinanong ko naman sila na hindi naman masyado daw. Ganun pa rin naman daw. And ang pakiramdam ko lang dito, uncomfortable ako nung una lang, pero later on, nasanay na rin ako na okay lang, normal na, wala na akong pakiramdam. And yon sumapit yung first check-up ko, and yes, okay pa rin siya, and then so on and so forth, ganyan, hanggang sa dumating yung time na naging busy na, hindi na ako nakakapagpa-check-up, lumampas na yung 1 year, hanggang nag 2 years, tsaka pa lang ako bumalik, and then okay pa din siya, hanggang sa tumagal nga ako ng 9 years. So, napaka-comfortable ng experience ko with the IUD. Unlike dun sa ibang experience, yes, nakapanood na rin po ako ng ibang experience and parang pinatanggal din nila kasi hindi nga sila komportable. Well, iba-iba talaga ng effect or side effect yan sa atin. Kung sa akin okay, hindi ko rin sure kung magiging okay to sa inyo. But for me, napaka-alwan ng IUD kasi hindi mo na siya aalalahanin kagaya ng pills. Hindi mo na siya aalalahanin tuwing gabi. Naiinumin mo to, ganyan. And also, wala din siyang kagaya ng pills kasi pag meron kasi akong hereditary varicose, yung meron kasi akong varicose na hereditary siya. So, it means mostly, sabi magkakapatid, magkakaroon talaga kami ng varicose. So, mas nadadagdagan yung varicose ko with the pills. So, hindi ko talaga siya kayang i-take ng dire-diretso. And also, yung sa depo, nakakataba naman siya. Maraming klase ng IUD. Merong Skyla, Kylina, Copper, ganyan, iba-iba. Depende yan sa i-discuss sa inyo ng doctor kung alin ang mas magiging okay para sa inyo at babagay. And, totoo siya, hindi naman talaga ako nagbuntis all throughout 9 years. Hindi talaga ako nagbuntis sa loob ng 9 years. And, uulitin ko pa ba siya? Yes, uulitin ko pa rin kasi sobrang comfortable niya. Before nga pala mag 9 years, inisip ko din na tanggalin to ng kusa. Kasi meron din akong ibang napapanood na video na tinatanggal nila ng kusa. Kasi kapag nahipo na nila yung buntot, hilahin mo lang daw ng dire-diretso and then matatanggal na daw yon. Pero nga dahil kasi kalimitan ng mga nagiging reason natin kung bakit tumatagal ang IUD sa atin, dahil natatakot tayo na ipatanggal, baka kasi nagkalaman na, or baka pag tinanggal, gugupitin pa yung laman dun sa paligid. Diba? Nakakatakot, my goodness, that's the worst case scenario na naiisip ko. Tapos, so, naisip ko na ipatanggal na lang siya sa doctor, and sabi rin ng doctor na marami ding case na tumatagal talaga ng 10 years pataas yung IUD sa kanila. Dahil nga, ang reason ay natatakot ipatanggal. Which is, hindi naman masakit, girl. Pinatanggal ko yung akin, hindi talaga masakit. Kung gano'n siya yung feeling nung nilagay, gano'n din yung feeling nung tinanggal. Tapos, ano pang itatanong nyo? Duguan ba nung tinanggal? Hindi duguan, girl. Walang dugo. Wag OA. Hindi duguan. Ano pa? So, may nagtatanong din. Yung copper kasi, so para siyang bakal, diba? Baka daw kinakalawang dun sa loob. Hindi po siya kinakalawang. Na-explain na din po siya ng OB sa akin. Hindi talaga siya kinakalawang kasi copper po siya. And very safe siya. Hindi naman siya ilo-launch or i-release sa atin kung talagang dangerous siya din or magiging risky to sa atin or talagang hindi siya safe. And ayun lang, kalokas. Sana na-enjoy nyo itong daldala natin for today. And sana may napulot kayong konting-konting information. Thank you so much for watching. See you again in my next one. Bye!